Hello, good morning. Happy Heroes Day, everyone. And since a long weekend, so wala tayong work, perfect na perfect yung gagawin nating vlog ngayon. Kasi we're going to do a saltwater flush. So it's a master detox, pang-cleanse siya ng colon. And then perfect po siya pag magsistart tayo ng new diet. Maganda siyang gawin para parang restart ng system natin. Kung ano man yung mga nakain nating mga toxic, yung mga fatty foods. So maki-cleanse na yung colon natin. So keep on watching guys para malaman nyo yung procedure at kung effective ba siya. Madami siyang kiniklaim na mga benefit. Pero meron din pong hindi pwede dito. So depende na po sa inyo. But for me, I will try this one kasi I'm going to start my diet journey. So please stay with me guys. And then don't forget to like and subscribe. Keep on watching. Guys, let's prepare the ingredients. 1 quart of water or 1 liter, lemon, and salt. Got the salt, the Himalayan salt at SNR, itong Sal de Rosa Himalaya ng Danny. Only need 3 teaspoon of salt, Himalayan salt for this mixture. So yan, 1, 2, and 3. Nagpainit na ako, pinainit ko na yung 1 liter of water. Ayan, imimix ko na tong Himalayan salt. And then, I'll just, no need to boil, yung parang mainit lang kasi drinkable naman yung water and then you just stir it over. So, hindi mo na kailangan i-boil ha, kailangan mainit lang siya. Okay, so transfer na natin sa glass jar. So, tapos na ako gumawa ng mixture ng ating salt water flush. Ito siya. Ang dami niya. So, ang gagawin natin, kailangan natin siyang ubusin for 5 minutes. So, ito, kailangan natin siyang maubos. Tinransfer ko na siya dito sa glass para maganda yung inom natin. So, kailangan daw siya glass. So, mainit pa siya, kaya kailangan muna natin siyang palamigin. Yan, umuuso pa siya. So, room temp lang natin para mainom natin siya. Actually, in-infuse ko na yung lemon dito ha. Hindi ko na lang pinakita sa video pero naka-infuse na yung lemon para hindi naman sobrang salty. So, ang ano talaga, ang recommended talaga dito ay yung pink Himalayan salt. So, ito siya. Kasi, kapag hindi daw pink Himalayan, hindi effective. So, hindi pwede na mga iodized na mga salt. So, kailangan non-iodized salt. So, the pink Himalayan salt is perfect for this salt water flush. And then, mas healthy to. Kaya, ito yung recommended na salt para dito sa salt water flush diet or detox. So guys, start na natin uminom for 5 minutes. So magta-timer na tayo. Ayan. So ito na. Kailangan kasi ano siya, medyo mainit pa din. And then try na natin kung ano yung lasa. Inumin na natin yung salt water flush. So, habang umiinom tayo dito, explain ko din sa inyo yung mga benefit nito at saka kung ano yung mga tawag dito yung mangyayari sa katawan natin pag uminom tayo ng salt water flush. Start na natin. So, labit na mag ano. Okay lang naman yung lasa. Buti na lang may lemon. Para kung umiinom ng ano ng seawater. Parang lumalangay ako sa dagat, nakakainom ako ng
tubig na agad. So, ano ba yung benefit itong salt water flush? Pagka-cleanse yung colon mo, so kailangan inumin mo to, walang laman yung chan mo, 2 hours before. Or simply, ako kasi, ginawa ko to early in the ngayong umaga para kagabi pa kasi ako kumain, so ngayong umaga walang laman yung chan ko. Kaya pwede ko siyang gawin. So after nito, after mong mag-take ng salt water flush, ang mangyayari sa katawan mo, parang alam mo niyo na, magpo-poops kayo. Hindi niyo alam kung ilang beses, pero kasi kiklense nga yung colon niyo, di ba? It's a detox. So, kung constipated kayo, magandang gawin to. So, ubusin natin. Say 5 minutes lang. Ang sama ng lasa. Madami-dami pa tayong uubusin. Ay. Sige. Nagre-remove to ng mga toxins sa katawan, ha? Yung mga waste. Kasi gusto natin ng bagong diet. So, kailangan sama ng lasa, guys. Sana makayanan ko. Ang dami pa. Kailangan ubusin natin within 5 minutes. So, yun. Kung halimbawa, irregular din yung bowel movements nyo, pwede nyo din itong gawin para, ayun, mag-cleanse na yung katawan. And then, nakakaano din to, ha? Nakakatanggal ng water sa katawan. So, nakakaliit siya ng chan. Yan. Kasi, ang ibang claim nito, you lose 6 pounds in a day. So, I don't know if it's true, pero let's try. Ang sama talaga ng lasa. So, kailangan kapag uminom ka nito, wala kang ano ha, wala kang lakad kasi mag-aano ka nga. Magtatai ka. Sorry for the term. Oh my God! Hindi ko alam kung kaya ko siya upusin. Sama. Actually guys, hindi ito sa lahat pwede ah. Kung halimbawa meron kayong mga... Oh my God! Malapit na yung time ko! Oh my God! Wait lang. So hindi lahat pwede dito sa ano ah, sa saltwater flush. Yung may mga heart problems, yung may mga diabetes, yung mga edema, kidney problems, high blood pressure, and then gastrointestinal issues such as ulcers or inflammatory bowel diseases, hindi siya pwede. So, wag nyo nang itry. Para lang to sa mga walang nararamdamang ganon, ha? Yung mga constipated lang. Yan. So, we're down to our last naman siguro. Sana, matapos ko na. Meron pa. Oh my God. Malapit na ang time. So, pang third glass ko to. Kailangan kasi 5 minutes, guys. So, tapusin na natin to. So actually guys, mag-start ng new diet. So I want to do certain kinds of diet. Hindi na muna more on physical ha. Later part na yung may physical, yung may mga exercise. So ito muna, yung control ko muna sa diet. Kasi so yung food intake. So I'm still going to eat, pero hindi na ganun kadami. So meron na siyang limitation. So, dahil gusto ko ng bagong diet, gusto ko ma-detox yung katawan ko, yung parang mag-restart siya. So, ito, salt water flush para lahat ng mga toxins sa katawan ko malis. So, let's drink to that. Oh my God. Ang sama ng lasa.
Excuse me. Habang tumatagal, lalong sumasama. Ano ba yan? Pinapahirapan ko ba yung sarili ko? Oh my God. Kung maintindihan. Parang nabusog ako. Pag ginawa mo nyo pala to, hindi daw kayo pwedeng kumain within 8 hours. Pwede ba yun? So, yan. Mag-start tayo ng 11. So, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanggang 7 ako lang tayo pwedeng hindi kumain. Let's just see, di ba? Pero, I don't know if I can sustain. My God, ang sama ng lasa. Parang umiinom ng dagat. Diyosan na natin. Ah, down to my last glass. So actually, 4 glasses. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Oh my God. Nasusuka naman ako. Sobrang, ayun na, pinapawisan ako. Parang nakakalaki siya ng tummy, hindi ko alam. Patry na natin. So, hindi tayo pwedeng umalis ng bahay, ha? Kasi mag-poops tayo ng mag-poops nito. Ayoko na siyang tapusin, pero kailangan ko siyang tapusin. Oh my God, paano ba ito gagawin? Excuse me. Let's do this. Nagsawada talaga ng lasa dyan. Hindi na ako natutuwa. Gawin nyo lang to pag gusto nyo ma-detox. Pero hindi naman pwede araw-araw mag-detox. Kasi, hindi ko siya bet. Hindi ko bet yung lasa niya. Tsaka, oh my God, parang tinutorture ko yung sarili ko. Ano ba itong pinanggagawa ko? Oh my God. Yung chan ko, parang iba yung pakiramdam ng chan ko. Blok-blok siya. Oh my God, hindi ko alam. Konti na lang. Oh, ang sama! Kasi hindi ko siya kaya ng 5 minutes. So, lumampas lang ako ng 1 minute and 35 seconds. Time is up. Hindi ko siya kaya. So guys, natapos na natin yung ating 1 liter of salt water flush. So, update ko kayo later sa kung ano mangyayari, kung ilang minutes or ilang ano ba hours siya mag-i-effect sa akin yung salt water flush, kung anong mangyayari sa katawan ko. Update ko kayo later. See you guys. So guys, ito update. After 1 hour, ito, nakaupo na ako sa trono. Kasi nagsimula ng mag-wrestling yung aking chan. Hindi ko alam kung nasusuka ako at natatay ako. Kaya ito, first update. Tingnan natin guys kung makakailang ano tayo, makakailang upo tayo sa trono. Thank you.
ulit. Guys, for the final update. So, nagtuloy-tuloy na yung ating pagpupoops. So, actually, nung una, medyo solid pa yung lumalabas. Tapos, yung later part, parang liquid na siya na may mga kasamang, alam nyo na, mga brown-brown. Kasi, ito kasi yung salt water, hindi siya na-absorb ng katawan natin. Ito ay kapag ininom natin, diretso siya sa colon natin. Nagki-cleanse talaga siya, tapos dire-diretso siya labas para sa sa large intestine natin. So kung ano man yung itinake natin kanina na ang dami-daming tubig, diretso labas yon. Hindi siya na-absorb ng katawan. So, ang nararamdaman ko lang medyo, tawag nito, nauuhaw ako, nanunuyo yung aking lips, yung aking labi, at saka, hindi masakit sa tiyan kapag magpupoops ka. Actually, ano lang siya, parang normal lang na yung may lalabas, pero kapag nilabas mo siya isang buhos na, purr, yung ganyan, sabog. Pero maganda, ito magaan yung pakiramdam ko. Nung una kasi, nasuka ko pa yung konti kasi sobrang bigat siguro ng tiyan, sobrang daming ininom. Tapos, after noon, dire-diretso ng aking poops. So, naka 3 times na ako. I don't know kung meron pa, pero let's just wait. Pero, yung vertigo dito, pwede nyo talaga siyang gawin. Kung gusto nyo ma-detox yung inyong colon, master detox, cleanse, start a new diet. So, I recommend this one. So, hindi po ito para sa lahat. Just take precautions and do your research. So, thank you guys and see you in another vlog. Bye-bye! Mm-hmm.